ating mga TikTokers dyan at dito naman sa aking vlog. Hello, this is Brenda Mage and welcome to my vlog. At di ko na isasabihin pa ang surprise, surprise. As you can see, kasama ko ngayon ang nag-iisang Mr. Pizza Boy! Siya yung nadala sa akin ng pizza before at alam niyo naman, nag-trending naman siya. Umabot yata ng mga 4 to 5 million yata yung views ng video natin. At hello mga pala! I just wanna say hi to Francine. Hello sis! Kasama ko ang yung baby boy, Josh Perez! Ayan sa mga TikTokers na dyan, nakalive tayo ngayon sa TikTok via electronic raffle. Guys, follow niyo pala ako sa TikTok ha, Josh Perez din. Oo, may mga ano siya doon, may mga pa-abs. Charot! Okay, kasama ko ngayon si Josh Perez at tropa siya ni ano ni William at ni Hero, sila yung mga abnoy na gusto pa nila akong i-prank mga hayop, mga mahihilig sa prank, and pumunta dito kasi kakarating ko lang at siya naman pumunta dito at congratulate natin siya kasi monetize ka ng vlog na gano'n na ba? Oo. Kaso parang feeling ko tamad-tamad tumag-vlog. Pero congratulations kasi lagi siya nandun kasi kaano. May bago kasi siyang jowa. Sino? Si Chrissy. Chrissy, if you're watching! Chrissy at Chino, ayan. Siyempre, mga tropa na rin niya, mga team payaman. Baka naman kung... Makasama. Oo, kung, baka pwede naman. Tapos mag-vlog tayo, King Kong. Charot lang. Okay, sa lahat ng mga nanood ngayon, siyempre sa lahat ng mga napanood na sa kanya, siya po si Josh S. Perez. Sa kanyang YouTube channel, Josh S. Perez. Oo, tsaka sa Facebook din, Josh S. Perez. And, siyempre kanyang TikTok din, Josh S. Perez. And, nung nag-vlog kami, meron lang kami mga konting kalokohan lang na ginawa. Tapos kumakain kami ng pizza na binibit niya. Ngayon, habang tumitilakok yung manok. Actually, ano ba, sorry. In-upload ko rin yung vlog natin sa... Hindi, meron ako nagkita TikTok, may mga nagsisend sa akin. 300k views yun. Oo, may nagsisend. Sabi ko, sino nag-upload nito? Tingnan ko. Ah, si Joss pala. Type ako ni Joss. Kala niyo lang yun. So ngayon, as you can see, siya rin na naka-virgin nitong wall ko na to. Tingnan niyo yung wall ko. May ginawa ako sa wall ko. Merong studio, mini studio dito. Ayan yung pangalan ko, yung mga Miss Q&A. Ano po, andyan yung... Corona, ang aking mga awards, Beshi ng Bayan, at syempre ang aking mga... trophies. At ito yung wall ko. Dito ngayon, siya ang naka-virgin sa aking ano, wall. Buti pa itong wall na virginan niya. Ako hindi pa. Tropa siya ni William at saka ni Joe, ni Hero, at hindi siya nakapunta nung last time kasi sinurpresa ako ng mga hayop. So, ayun. Mga hayop na yun. Tinikman lang nila ako. So, oo. Among all the boys, si Josh lang hindi ko pa na pupwestuhan. So, let's see. Charot lang. Okay, kasi dito sa wall na to, dito sa studio na to, ginawa ko talaga kasi pag meron akong mga bagong interview or bagong mga makikipag-collab, dito ko sila tatanungin. Wow. And, luckily, hindi pala ikaw. Yung ginagawa to, may dumating yung ex-batasan. Kung merong ex-batalyon, ex-batasan naman. Oh, hindi pa lumalabas sa vlog ko yun sa YouTube. Pero, nag-live kami at dapat talaga live ang gagawin ko dito. Eh, since naka-live ka, so i-record ko na lang siya. So, sa lahat ng mga nanonood ngayon dyan, hello din siya, Ino. Sa lahat ng mga kapanood ng aming vlogs, hello! And ngayon, kilalanin natin mabuti si Josh. So, kada may pumupunta dito, same question ng lahat. Kahapon ay nakipag-collab ako kay Erica Imbang. Mama Erica Imbang, hello sa'yo. And yung mga questions na hawak ko, yun din yung ipo-question ko sa'yo. Kasi awesome. Parang, mga ano to, mga basic question and to know you better. Okay. Kilalatin natin si Josh Perez! Ayan. So, si Josh kasi maraming ano, churut kasi busy siya. So, ito na ang aking question. Name. Ang aking unang question. Wow. Ready ka na ba? Name. Okay. Ano to ha? Kailangan be honest ha? Oh, okay. Wow, be honest. Okay, Josh S. Perez. Okay, alam niyo naman, Josh S. Perez, ano ang complete name mo? Joshua Salvador Perez. Joshua Salvador Perez. Ilang taon si Josh? 30. Mag-31 na ako next month. 32 ako, 2 years pa lang. That's urgent. Oh, agad-agad naman, hindi pala. Charot lang. Kasi alam ko yan yung mga abangan ng mga hype na yun. Eh, ano ang height ni Josh kasi ang tangkad niya? 6'2". Diba? 6 plus 2, 8 inches!
We set 8 talaga. 6'2 ka talaga, no? Ang tangkad niya, tsaka yung payat niya. Yung para siyang si, ano, si James Reed sa personal, yung datingan niya. Ang gwapo niya, tapos, parang mayaman. O, naka, mukhang mayaman si John. Pero ang tanong ng lahat, single or taken? Taken. Oh, okay lang yan. Magaling akong sumira ng relasyon. Charot lang. Lahat naman tayo ay nagkakaroon talaga ng chance na magkaroon ng jowa. So, luckily, meron siya. And sadly, kawawa tayo. Pero malay natin, mag-iwalay sila. Or malay natin, tumikim siya ng iba. So, may pag-asa yung mga iba dyan. Ilang taon na kayo ng jowa mo? Magti-three years. Na may planong 4 years? Sana. Charot lang. Okay. Sa 3 years nyo na yan, you never ka nag-cheat? Never. Or dahil may video lang kaya. Charot lang. Pagsigurin ako, pag sinabi ko meron yan. 6'2 si Joss, 3 years na sila na kanyang jowa. Naku, yung jowa niya mukhang nakaluwag-luwag na. Nakaluwag-luwag ba yung isang? Bala, tanong context ng... Nakaluwag-luwag sa buhay, mali mo. Kasi syempre 3 years na pinag-iipunan mo yung lahat. Tapos ibinubos mo lahat. Pinasok mo lahat. Nilabas mo lahat. Maluwag na yung kaniyang pagmamahal. Sana mapasok rin ako. Charot lang. Okay, si Josh ay taga saan sa lahat ng mga nag-aabang dyan? Para maiwasan ka namin. Sige. Taga Cubao. Cubao ka. Cubao ka lang? 3 years ako sa Cubao. Ah, talaga? Saan ka pa talaga? Pick it up. Ah, malapit yun. Malapit. Saan ka banda? Malapit ako sa Riot Farmers. Ah, Riot ka banda. Ah, patawid ka. Sa may animal ka. Ah, patawid ka pa. Oh, June lang pala siya, oo. Eh, parang nagkita na kita dati. Parang isa ikaw din sa mga nagtatawag. Kasi maraming kulaboy doon eh. Sa Cubao, ang maraming bakal boys na tinatawag. Sa may gateway, pag umupo ka, pag pumasok ka ng gateway, tapos kaganoon ka sa bakal. You know, automatic callboy ka. Mahirap pala sumandal doon. Pag sumandal ka doon, na nakaganoon ka doon sa bakal na parang sa every floor, meron nakaganoon doon na lalaki. Mga callboy yun. Ah, okay. Minsan nakaupo ka, nakatayo ka doon, tapos biglang may nandoon. Gaganoon nila ng ano, yung parang sing-sing or piso yung bakal. Tapos tutunog siya, tililingon ka. Tapos gaganoon sa bibigla. Ano ka ba? Yung trabaho ko dati. Kasi walang customer eh. Charot lang. Pero marami na nagtatawag sa'yo. Mga call case. Indecent proposal. Parang yung nagtatawag na naglalakad. Parang wala nung... Hindi, pero ang dami nagme-message sa'yo. Nag-offer. May pinagbigyan ka. Wala. Okay, dito na po nagtatapos. Walang pag-asa. Bakay ko pala. May condom kayo dyan? Charot lang. Okay, Josh. Ilan kayong magkakapatid? Lima. Pangapat ako. Buhay pa yung parents mo? Buhay pa. Buti ka pa. And lahat kami fully vaccinated. So, thank you. Oo, talaga. Ikaw, ako rin. Talaga? Three times na. Kagabi, pangatlo. Parang iba yung... Ang laki ng karayom, mate. Hindi ko alam kung Pfizer ba yun. Jumbo. Hindi ako na-vaccinate, pero twice, ay, nakakatapos ko lang mag-swab test nung isang araw. Ay, kailan ba yun? Swab test na naman sa 25, tapos swab test na naman sa 27. Antigen. Hindi ko na alam. Hindi maluwag na rin. Nakaluwag-luwag na. Buti pa yung ilong ko nasusundot, punyeta. Ay, pwede ba humura dito? Oo, pwede. Buti pa yung ano, nakailang ano na ako, naka-swab test ako, tapos antigen sunod na araw. Grabe, pag-apat na yata natusok yung ilong ko. Sana iba naman tumusok sa akin, Diyos. Charot lang. Okay. Hobbies. Hobbies. Basketball talaga. Oo, kasing tangkad mo eh. ML. Ngayon, nag-ML ako eh. ML. Kami din nag-ML kami pag may nagpapadala sa ML. MLOLED. Okay. Siyempre, sports, basketball. Color na paborito mo? Black and white. Black, wala dito. Black and white pareho kami. Black and white ako tsaka gray. Di ba? Parang pag assault ka kasi noon, feeling mo sobrang orange. Oo. Parang... kahit ano bagay. Kahit ako pag nakita ko ng lalaki or ng kahit babae o kahit sino, pag nakita ko ng black and white na combination, parang nare-relax diba? Ako. Di ba? Wildest dream. Wildest dream? May sex ba? Wala. Siyempre meron. Yung talagang... yung feeling mo mahirap abutin yung hanggang pangarap na lang
pero gustong gusto mo mabot? Siguro ano, financial stability. Parang ibig sabihin ko. Eh parang di naman dream yun eh, kasi pag nag-sumikap ka, makukuha mo naman yun. Siguro wildest dream. Or pag nagpamatol ka sa amin, eh yun ako yun. Wildest dream ko siguro yung makamit ko yung pagiging successful ako sa streaming, sa YouTube. Kasi plano ko mag-stream din eh. Oo. Hindi so, mag-stream ka, dapat umpisahan mo na. Kasi ang stream naman, umpisa talaga, mahirap talaga eh. Pero alam ko, ang dami nag-i-stream ngayon. Dami. So yun, siguro mali-stream ko maging successful dun sa larangan. Oo, sa mga nanonood dyan ng mga stream-stream dyan, ayan, one day mag-stream po yan si Joss. Yes. At ano, maglalaro ka ng mga ganun din. Uh-huh. Minsan, laro yung dito. Ah? Ano yung porn stream? Baka mapa-stream ka sa akin. Charot lang. Wild, kita ka wild? Wild ka ba? Sucks naman, oo. Sa... Parang wala namang nalaking di ba? Meron kang kaya. May iba, siguro sa itsura, siguro na... Kasi sa akin, diretso, pak! Tapos hindi man lang ako... Wala man pag wild-wild, boy. Wala mga suntos, eh. Gusto ko yung habang tinitira, sinasampal-sampal, yung gano'n, sinusuntok-suntok. Ah, okay. Pero wild ka? Sa tingin ko naman, oo. Okay. Nakailang ano ka rin? Nakakailan ako, sabutin ko ba ako? But in case may nangyayaring dream, nakakailang wild? Siguro sa... Halimbawa. Long ng 3 hours, ganun. Oo, oh, ganun. Ah, 3 hours? Naka 3 hours ka? Hindi, I mean ko yan. Nag-check-in ka sa 3 hours. Oo. Oh, sa 3 hours, sinusulit mo? Siguro mga 4 yun. Lahat yun? As in, ano, putok? Ay, napaka-wild ni Joss! Apat na beses siya pag bumabaril. Pinuputok yung apat. Nakakaputok ka ng apat sa isang... Halimbawa sa isang araw lang or sa in 3 hours. In 3 hours, mga apat din. Eh, naka-apat na... Marami ba yun? Ewan ko. Kasi sa akin, kasi isang beses lang ako ginagamit. Once a week pa yun, ha? Hindi, marami na yun kasi ang hirap kayo. Hindi, ako mga... Siyempre, susulitin mo na yung binayad mo ron. Pero kung yan, sa bahay lang. Sa bahay lang. Siguro sa isa, mga 40 minutes. 40 minutes siguro. Depende kasi sa partner mo yan, kung nakailan na siya, di ba? Kasi ang babae naman, maraming labasan. Oo, multiple orgasm talaga sila. So ako, pag sinapag-ayaw na nila, siya ako pinapagod. Parang hindi ako magpukontrol. Ah, so ikaw nag-a-adjust? Nagpukontrol lang eh. Sa bagay. Kami mga bakla kasi, itigil mo na, taing-tae na kami. Charot lang. Kung saan pa pumunta yung usapan na to, I'm sure, grabe, init-init na kayo pinagpapawisan niya. Ako nga, kaya na pa ako pinagpapawisan. Bakit daw? Ikaw naman matanong ko, nakaka-ilang ka sa... Depende, kasi sa amin, bawat putok bayad eh. Siyempre, hanggat kaya mo ng bulsa mo, pag pumutok na, bayad ka na ng 350, gano'n. Pag another pa, pag di ka nagbayad, siyempre may mga additional ulit. So, umaandar parang ano. Ah, gano'n pala. Oo. Hindi naman perfect. Halimbawa, inaya kita Diyos, tapos one day, gano'n. Siyempre, hindi ka naman papayag na gamitin ka na ng gamitin, tapos yung bayad is ganito lang. But multiple din yung bayad, ganun. Eh, tsaka pag ano naman kami, alam mo, nag-iinom tayo, tapos nag-ayaan tayo. Uy, sama tayo ng ganito. Pagkatapos, babalik ko na sa inuman, or balik na ulit sa tropa, so isang beses lang nangyayari. Unless, dadalhin kita, yung gagaya mo, nag-check-in kayo, parang imposible din na, depende talaga sa rate. Depende rin sa itsura. Nasa itsura ba yung partner? Oo, depende sa itsura. Depende, oo. Ewan ko, kasi si Hero tsaka si William isang beses lang talaga eh. Charo. Bahala kayo dyan. Hello. Okay, ganun. Alam niyo na ha. Kasi ang hobby niya is baril kasi. So pag bumabaril siya, minsan, oo. Depende talaga sa putok kung ilang kaya niya. Kasi mahirap kasi mahal yung bala. Tapos na tayo sa wildest dream. Dream destination. Country or kahit local na tourist spot. Siguro Iceland. Iceland ba yung mayroong ano? Aurora? Yung sa vlog ni Katrina. Oh. Hindi, yung sa ano? Iceland ba yung Ireland?
Yung ano, yung Aurora na umiilaw na ano. Ang ganda. Nakapunta si Catherine tsaka si Daniel. Asunta ni Rosie tsaka ni Empoy. Doon sila nag-shoot. Yun sila. Ikaw. Sa ano na lang siguro ako. Yung may ice na lang siguro. Charot lang. Ako gusto ko talaga Korea. Ah, di ka ba napag-Korea? Oo. Oh. Japan ka, di ba? Ako naman yung isang sa mga gusto ko rin. Doon ako lagi ako nagja-Japan. Oh. Ngayon nagja-Jakol na. Okay lang yan. Nakalay tayo. Pwede ba to? Okay, Japan. Paborito ko talaga ang Japan. Eh, hindi ko alam bakit napunta ako doon. Napuntaan ko yung Japan. Korea, gusto kong malaman kung pareho lang ba na mga size yung ano. Korean tsaka Japan. Kasi natikman ko na yung mga Hapon. Malalaki. Pareho lang naman sa Pinoy. Mahaba lang yung sa Hapon kasi wala silang tuli. So may excess na ba gauge? Ah, okay. Pareho lang naman, Asian ano din, may mga ducks pa nga, ewan ko mas. Depende. Bakit ano? Ano ba yung sa'yo? Size? American ka ba? Asian. Okay. Anong trabaho mo before? Ay, may trabaho ka ba ngayon? Ngayon, wala. Pero anong trabaho mo before? HR manager ako before. Wow, HR manager. HRM siya. HR manager. But, sa anong company? Dati sa, ano ako, sa IT. Ah, ano ka? Call center? GPO, oh, galing mag-English. Hindi naman, saks lang. Ako dati, ano? Before ka vlog na artista, saan anong work? Comedy bar. Comedy bar naman. Okay. Tapos, pero dito ba, locally, nag-work ka dito sa mga comedy bar dito? Oo, nag-work. 2013, nag-start ang comedy bar. Tapos, 2014, napunta ko ng Japan. Entertainer naman ako doon. Tapos, pagbalik ko dito, pasulpot-sulpot na lang ako sa mga bar. Hindi na ako nag-work na talaga regularly. Wow. Kumbaga, racket na lang, out of town, gano'n. Mm-hmm. Kasi nakaipon-ipon ako sa Japan. So, parang, 1 year kasi ako sa Japan straight. So, parang gabi-gabi ako nag-makeup, gabi ako nag-perform. So, pag-uwi ko, nag-ipon talaga ako para pag-uwi ko. Ayoko na yung gabi-gabi nag-makeup. Yung wala akong choice kundi magtrabaho na naman. So, nag-ipon talaga ako para hindi ko obligay yung sarili ko magtrabaho. Ayoko nang nagtrabaho ako ngayon para may pakain ako bukas. Gusto ko mag-ipon na mag-ipon para kung gusto kong magpahinga, kaya ko kasi may pera akong... Pero ang kita doon, depende ba sa tip o... Di ba, alam ko... Ang laki ng tip doon sa Japan. Malaki ang sahod doon sa Japan, pero malaki din yung... Mas malaking tip sa sahod. Pero mataas din yung cost of living. Pero dahil sa... Ang Hapon kasi is, mahilig sila sa komedyante. Gusto nila stress-free, yung marilig yung stress nila. Parang gusto nila yung komedyante talaga. So, luckily, isa ako sa mga nabigyan ng chance na ang laki ng kita ko doon. So, nakaipon talaga ako. Ayun. So, anong trabaho mo before tapos na? Paano ka nag-start mag-vlog? Paano ako nag-start mag-vlog? Noong ano lang, pandemic ang last year. Mm-hmm. Doon lang talaga ako nag-start kasi yun na, walang wala masyadong magawa. Then lahat ng tao nakatutok sa social media. Oh. So, parang hindi ko yung opportunity naman. Oo, oh, tsaka yung time na yun. Before ba, nag-vlog ka na ba before kita na... Nag-vlog ako ng mga ano, sarili-sarili ko. Kasi nag-vlog ka na nun, di ba? Tapos minute tayo ni Francine sa isang live stream ni Francine Garcia, yung hindi masyado magandang ano, trans na... Maganda naman siya, pero parang may amoy nga yun. So, ang dami niyang post na gumagaya sa akin. I love you, sis! Ayan, sana matuloy yung collab namin with Lars Pacheco. Ayan. So, nung nag-vlog ka, maraming bashers. How do you handle it? Or wala ka bang bashers? Mas dumami basher doon yung nag-collab ka. Oo, kasi may mga negative na user or mga feeling ganito, ganyan. Oo, yung parang paminta ka daw. Parang ginagamit mo lang daw ako para sumikat, ganun-ganun. Eh guys, ito ulit-ulitin ko po ha. Parang ganito yan eh. Walang manloloko kung walang magpapaloko. Walang magnanako kung walang tanga-tanga. Sa akin naman, walang user kung walang magpapagamit, eh, it takes two to tango naman eh. Kumbaga, halimbawa kung siya, ginamit niya ako para umangat yung vlog niya at syempre makilala din siya kasi kahit paano kilala yung vlog ko. Sa akin din, mas ako ang nag-benefits kasi dumami yung views ko, mas nag-trending, live ko yun, video ko yun. Ako yung nag-benefits kasi nag-trending yung video ko because of him. So nahatak ko siya ng bongga pero ako din ang kumita ng bonggang-bongga. So hindi ko, kung user siya, mas user ako. So yun ang sinasabi ko lagi na kasi kung alam kong user yung tao, bakit hindi po naman matatawag yung taong user kung wala yung authority ng isang tao. Eh. Tsaka user yan kunyari, let's say video ang kita ng hindi mo lang. Oo. Kasi yeah, upload ko wala. Siguro yun ang panggagamit. Pero yung may approval mo naman. Oo. Then nag-upload ka rin.
Tsaka okay lang natawagan akong user kasi may mga bagay naman talaga na ginagamit tayo to improve or para umangat or para makilala. So, ang importante maganda 'yung hangarin. Tsaka wala ka namang kung ginamit mo man ako, wala ka namang ginawang masama, di ba? Pero ang alam inaantay ko talaga na gamitin mo ako talaga. Tapos maputukan. Para malaman ko kung ilang putok talaga. Okay, bago mapunta sa usapan nito, sa mga bashers dyan, keep on watching lang guys. Kasi at the end of the day, bashers are always viewers. Viewers. Parang meron nga isang sinagot sa akin, nag-comment sa akin. Tama ba? Oo, parang ganun. May nag-comment ako kasi... May sinabi sa'yo eh, tapos... Ano yun? Andi sa akin nag-comment yun. O, baka sabihin na naman yan na user kagaya. Parang ganun yun. Oo, parang ganun. Hashtag user daw, ganun. Yun ang sabi ko, di ba? Na, hoy, ganun-ganun. So, yun. Sa mga bashers dyan, bahala kayo dyan. Manigas kayo. Ikaw, how do you handle bashers? Pinapatulan ko talaga. May iba talaga pag tinitig yung... Ano yung pinakamasakit na bash para sa iyo? Ang pinakamasakit sa akin? Hindi ko alam kung bash ba yun or... yung namatay si Lloyd Cadena. Okay. Ang sinabi sa mga comment ko ay, sana ikaw na namatay, wala ka namang point ang vlogger. Yun, masakit sa akin yun, which is na parang sabi ko, kung gusto niyo yung tao, idunin kayo. Uh-huh. Pero wag mo namang i-wish sa tao yung dahil namatay yung idol mo, sa akin mo ibabaling. Feeling ko namatay na siya ngayon. Charot lang yung batter na yun. Pero okay lang sa akin yan. Kahit anong paggawin sa akin, wag ang ayaw ko lang. Kaya ayaw ko nakikipag-collab. Alam niyo bakit ayaw ko makipag-collab sa mga sikat na or kilala na? Kasi ayaw kong tawagin akong user. Mas gusto ko pa ako yung gamitin. Mas gusto ko pa yung ako pa yung nagpaangat sa tao o tumulong kaysa ako yung sabihin na user. Kasi ang sakit na sabihin na user, di ba? Ang sakit na parang gusto ko lang naman ganito. Eh, lahat naman tayo. Ako, ang dami kong ginamit. Ang dami kong lahat. Pinasok ko, ginamit ko para umangat sa boy at makilala bilang brand damage. So, ganun lang din yun. Siyempre, vlogger siya, vlogger ako, kulab-kulab na lang din. Ayaw ko matawag akong user, kaya ayaw ko makipag-kulab sa iba. Tsaka feeling ko yung mga nagsasabi niya, naiingit lang din sa boy. Kasi kung ikaw naman may chance ka, kunyari ikaw may chance ka makakulab yung pinakagusto mong makakulab. Diba? Tapos pumayag siya makakulab. Hindi mo ba ikagrab yung opportunity? Oo, kaya nga, Diba? Kasi opportunity yun. Correct. So, hindi mo sasayahan. So, sa lahat ng mga may gustong maabot sa buhay, guys, okay lang manggamit kayo ng ibang tao basta maganda lang yung hangarin mo at may consent lang dun sa taong gagamitin mo. So, yun. Moving forward, nahihirapan ka rin mag-umawa ng content. Sobrang. Tsaka mahirap kasi gumawa ng content knowing na hindi ka okay. Kasi ako lately kasi nagka-family ko nagkaroon na lahat kami nagka-COVID. Talaga? Oo. Ay, pala kung umubo na dumating ka, charot lang. Okay na ako. Nagka-COVID kami, karamihan ng family ko eh. Family members ko eh. So parang ikaw kasi, kasi malaki epekto nun sa utak mo at sa puso mo eh. So kaya nahirapan ako mag-content. Hindi mo kinontent yun? Hindi, kasi parang hindi. Kasi at least para ano, kasi iba kasi, isa lang yun, nag-content isa lang, siya lang nagka-COVID, yung kasama niya nagka-COVID. Why not ginawa mong content yun para makita nila kung gaano yung stigma, gaano kahirap? Parang tinry kong isipin pero sobrang na-depressed ako ng time na yun. May nagdelikado ba sa inyo o wala naman? Merong isa, yung kapatid ko. As in, malala yung tama sa ganyan. To the point na nagpa-ambulansya na. Kasi like, wala kami mahanap na... May sakit na siya before pa? Wala. Iba yung tama sa kanya. Iba lang yung tama sa kanya. Pero after, 2 months ako pa yun. Pero ngayon, yung vaccinated na kami, nag-swab kami, okay naman na kami. Wala naman na problem. Kaya ngayon ako nag-upload na lang ulit, nag-live na lang. Yun ang challenge sa isang vlogger. Akala nila ang dali-dali lang, pa-collab naman, pa-vlog naman, pa-subscribe naman. Alam niyo pag dumating na sa point na nagbo-vlog ka, no, yung una, eager na eager kang gumawa eh, kasi alam mo pag na-monetize ka, okay, kumikita ka na. Pero ang hirap i-sustain yung viewers, yung subscribers. Merong mga vloggers na umabot na ng 1,000,000, 500,000. Ako, yung subscribers ko, almost 700,000 na, pero yung viewers ko hindi umabot ng 50,000. Ganon kahirap gumawa at masustain yung mga viewers mo. Kasi kahit gaano karami yung subscribers mo, kung hindi sila nanonood masyado, wala rin kwenta. Tsaka ang hirap-hirap gumawa ng content, akala nyo lang yun. Kaya may mga content na kunyari ko, ito papatok to. Tapos pag in-upload mo, wala masyadong news. Ako, yan ang ginawa ko. Sa probinsya, ang dami kong content na pinag-isipan, yung pinuntahan namin to, i-tour namin tong ganito, ganyan-ganyan.
may intro, may outro, may extra tawag doon, may maganon-ganon. Pero yung views ganun lang. Pero yung mga videos ko ganun lang may lalaki. Punyeta, grabe yung views. Yung meron akong video ngayon na 7.2 million na binidyo ko lang yun, inano ko lang yun. Kinumpile ko lang yung mga videos na kalokohan na ginagawa ko sa probinsya. Nagkukuha ng mga damo, nagnangunguha kami ng tutubi. 7.2 million and still counting ngayon. Pantalang yung mga videos na talagang good si Marita, namigay ako ng ganito. Punyeta talaga, hindi mo lang umabot ang 100,000 or 200,000. Grabe talaga. So, hindi natin alam kung aling video ang papatok. Kaya nga, content creator tinawag sa atin. Gumawa na tayo ng gumawa ng content. Totoo. Hindi natin alam alin yung patok sa tao. Ganon. Pero sa mga nanonood dyan na aspiring vloggers, huwag kayo mawala ng pag-asa din. Mahirap lang talaga kasi wala naman talagang success na bigla na lang. Lalo pag hindi ka kilala. Lalo pag hindi ka kilala. Wala kang kilalang, may kilalang tao. Totoo. Kaya ang swerte ng social climbers kasi kahit papaano kilala na ako sa vlogging, sa industriya. So na ang hirap kaya sobra. Ang kung alam niyo lang 2017 ako nag-vlog December, kumita ako May 5,000. Tapos June, July wala na naman akong kita kasi wala na namang ano, yung 5,000 na yun kinita ko siya ng buong 5 months. So naipon yung mga $30 kasi hindi mo kukuha ang sahod mo pag di umabot ng $100. So May nabuo ko yung $100 saka ako nakukuha ng sahod. June, July, August, wala na naman, nag-iipon na naman ako. Grabe, kung alam niyo lang. Buti na lang nakilala ako Miss Q&A at saka nag-Japan-Japan ako. So, sa mga vloggers dyan, keep on fighting. Oh, kung may kaya akin yan eh. Feeling ko na akin, di ba? No? Pero pag dumating na yung point na yun, yun. Ang ako lang, hanapin mo ang kiliti ng viewers mo. Ako kasi yung viewers ko, OFW, mga malulungkot, mga stress na mga tao. So, yung mga views, vlog ko, content ko is mga kalokohan. Wait lang ha, shoutout ko lang to si Kian. Tulfo, shoutout daw eh. Ha? Tulfo? Tulfo, shoutout. Okay, moving on. Sino yung pinaka ay inspirasyon mo na ay minsan ka na bang sumuko sa buhay, sa pagbablog, lahat in terms of pamumuhay? Minsan ka na bang sumuko? Oh, may time na parang naisipan mo sumuko. Naisipan ko ng i-end lahat. Oh? Talaga? Love life or hindi yung pamilya? Love life. Pero, career, tapos, syempre, inisip mo, bakit ganito lang ako, bakit kung tulang narating ko. So, tumating sa point na parang ayoko. Gusto ko nang i-eagle talaga lahat. Nagaganyan siya ha, tingnan mo na may itsura niya. Mukhang may kaya sa buhay, mayaman, gwapo. Pero, nag-iisip pa pala ikaw ng ganun. Oo, parang, ano yan eh, doon ko nga nakatunayan na nasa tibay ng puso't isipan ng buhay talaga. Tigas ng dibdib talaga. Tigas. O kasi kahit anong meron ka, kung nagpapa-apekto ka sa... Ano yan? Depression or may problema lang talaga? Depression in a way na parang uwi ako tulala ako. Mas malaki ba yung epekto kasi alam mong may tsura ka, parang may kaya ka eh. Alam mo kaya mo sarili mo. Pero bakit ganun hanggang dito na ako? Bakit parang wala ganun? Kasi may insan kasi... Natatanggap namin sa sarili siguro, kaya ako hindi natanggap-tanggap sa audition kasi ganito itsura ko. Siguro hindi ako nagkakajowa kasi ganito itsura ko. Pero yung, tangin ha, gwapo naman ako, matangkad ako, may itsura naman ako, bakit? Ayun ganon, meron bang epektong ganon? Siguro depende sa pressure ng support mo. Parang meaning, kasi may mga times dati na ang sinasabi sa akin, may itsura lang meron ako. Itsura na alam meron ka, hindi mo pa magawa mo. Alam mo yung mga gano'n na... May pressure din na... Sinasabi sa'yo na gano'n, pero... Oh, ba't mas gwapo ka doon, ba't di ka sikat? Mas gwapo ka doon, ba't di ka artista? Yung mga gano'n pressure na... Siguro yun ang pinaka-pressure. Tsaka, ayoko kasi na makilala na... Kasi Joshua, gwapo naman yun. Diba? Parang ang pangit na... Yun ang... So, siguro nakadagdag sa akin yung mga yun. Pero ngayon, sobrang okay naman na. Okay naman na. Kasi importante dyan yung support system mo. Oo, kailangan talaga. Pag hindi okay yung family mo, hindi okay yung mga nakapaligid sa'yo, parang lift ka pataas. Wala. Yeah. Kaya siguro yung mga nag-suicide. Wala silang matakwan. Feeling nila alone talaga sila. Totoo. So kailangan talaga ng mga tao sa paligid natin, kahit konting ano lang, konting support lang konti, no? Hindi naman kailangan na... Hintay mo pang kamustahin ko, di ba? Kung ikaw, ako kasi ganun ako, hindi ako okay. So ano pa ko nakausap? Pero importante din yung sa tao na ikaw din mag-reach out. Kasi ibang na-depressed talaga at mga nag-suicide. Kasi feeling din nila dahil sobrang loner nila,
Tatakot sila. Oo, ayun lang mag-reach out sa ibang tao. Parang feeling nila, wala na ganito-ganyan, wag. Mm-hmm. Kasi ang mga tao sa paligid, minsan may mga tao talaga na concerned din sila pero hindi din alam paano ka i-comfort. So dapat ikaw din mauna. Kaibigan, di naman kailangan araw-araw ko. Oo, ako din, ang dami kong mga kaibigan pero hindi naman kailangan na importante na mag-chat tayo lagi. Oo, basta, pag may emergency o kailangan mo ako, I'm just one text away. Nagkakaseriswa na tayo dito. Dumating ba sa point? Hindi, I'm a fighter talaga. Mm-hmm. Ang dami kong pinagdaanan sobra pero never ko naisip na pa. Tayo na kaya ako, Lord. Kasi lagi, kaya nga ang tattoo ko una talaga, everything happens for a reason. Na pag may mga bagay na gusto ko maabot tapos hindi ko nakukuha, I know merong ibang bagay na kalaan sa akin. Parang, pag may mga problema na alam kong mahirap, hindi ko na hinahanapan ng solusyon. Instead, humahanap ako ng ibang way na baka dito uusad ako. Halimbawa, may gusto akong kunin na itong lalaking ito na gusto kong masubo. Hindi ko talaga siya makukuha kahit may pera ako. Iba kung hanap ako na ibang lalaki. Ganun yun. Pag di mo nakaya itong bagay na ito, huwag kang mag-focus sa bagay na alam mong mahirapan ka, na ito yung titira sa'yo, na ma-down ka, ito yung magpapadisappoint sa'yo. Ba't ka doon? Ang daming choices, ang daming options. So kung hindi ka pwede, pag alam mo hindi talaga, kasi kung para sa'yo yan, magugulat ka na lang mapupunta sa'yo yun. Diba? So, ayun. Hard work lang. Oo. Hard work, perseverance, and... Ewan ko, di walang feeling mo. Okay. Sino yung inspiration mo naman para lumaban pa? Family. Alam mo, cliche man or sabihin man nilang baloy. Pero pamilya eh. Oo. Babagsak sa pamilya. Oo. Kasi kahit anong mangyari, magkaibigan, dyan lang yan pag mga kailangan mo. Pero yung pinaka-initial talaga na parang diretso ka agad, pamilya talaga. Parang mayroon, girlfriend, boyfriend, kung sino man. Parang kung talagang mahal ka niyan, susuportahan ka niyan sa amin. Pero kumbaga, may mga times kasi na nakakalimutan mo minsan ng girlfriend mo dahil focus ka masyado sa trabaho. Kaya ang dami din sa mga depression na yan, ganyan-ganyan. Kasi hindi nakakag-reach out sa family, di ba? Kasi kung wala kang kaibigan, okay lang wala kang kaibigan, basta may pamilya ka. Okay lang wala kang jowa, basta may pamilya ka. Eh kung wala pa sa'yo yung pamilya mo, di ba? Yun ang mahirap. So, yun na. Ikaw, inspiration mo. Boys. Charot lang. Pamilya, oo, syempre. Oo, sila naman dahilan. Kasi hindi ko naman prioritize yung boys eh. Dati prioritize ko yung boys na sana makasubo ako. Pero ngayon, ang boys kayo lumalapit sa akin. Kailan lang last mo? Isang araw. Isang araw. Sila ni William. Charot lang. Isang araw. Dati hirap na hirap ako kumuha ng lalaki. Ngayon nakilala na ako. Ako na yung tumatanggi. Ikaw na nilalapitan. Umuwing ako ng probinsya. Brenda, ganyan. No! Ano, di pwedeng matamaan yung veneers ko na mumura yung lalaki. Charat lang. Okay. May mga bagay ba na pinagsisihan ka? Pinagsisihan? Wala naman. Kasi parang lahat ng ginagawa ko, pinagsisipan ko. Oh, tsaka kung mali man, alam mong may dahilan. Matututo ka. Ikaw? Pinagsisihan? Yung ano lang, yung... sa papa ko, na hindi ko siya pinaopera hanggang sa namatay na lang. Hindi namin ni-risk na operahan siya na may chance pang mabuhay. Kasi sabi kasi ng doktor, pag pinaoperahan kasi siya, may chance mabuhay pero baka lantang gulay or baka maapekto kasi bypass operation gagawin eh. So hindi ko pinaopera. So namatay siya. Eh kung pinaopera kayo namin, eh sabi ayaw naman kasi ng papa ko kasi that time kasi konti lang pera ko. So pag pinaopera ko siya, talagang mababawal. So hindi siya pinaopera because of money or ayaw ng papa mo? Ayaw ng papa ko kasi alam niya yung pera is konti lang. Tsaka sinabi kasi ng doktor na parang ooperahan siya. Maliit ang chance na. Maliit ang chance na 50-50 din. So hindi namin ni-risk kasi pag inoperahan siya tapos mabubuhay siya, pag habang buhay rin kami mangungutang para ipakain sa kanya, hindi rin siya gumagalaw or ano pa. Kasi hard kasi siya eh. Bypass operation gagawin. So yun pinagsisisihan ko na in case. Pero kung yung pera ko ngayon, ganun yung pera ko ngayon, i-release ko. Walang sibisip, no? Oo, kasi alam ko hindi ako magkakautang kasi paano yung pera ko. So yun. Idol mong vlogger. Si Kong. Kong. Si Kong. Hi Kong. Sana naman Kong. Ikaw, idol mong vlogger. Ano mga ano yung games mo? Kasi alam mo, ang daming lalaki ngayon sa harapan namin. Parang hinigindila ko, gustong dumila ng itlog na maalat. Ako naman, wala akong inspirasyon na vlogger eh, kasi ang dati talaga, hindi ko alam ano yung vlog. Ah, talaga. Tsaka ang alam kong vlog is formal, tapos may edit.
Hindi ko nga alam, hindi ko nga masabi na yung vlog ko is vlog na formal o vlog talaga eh. Kasi gumagawa lang ako ng video lang, edit dati, upload ko kaagad. So, ang alam kong vlogger kasi may mga content na maayos. So, dati hindi ko kilala sila ni Lloyd. Ang kilala ko lang na vlogger dahil nag-trending nung namatay siya. Si Jamich lang talaga. Nung namatay siya, mas nagulat ako, may vlog pala. Tapos doon ko na nakilala. Pero nag-upload ako ng video, saka ko na nakilala na, ah, nandito pala sila sino si Lloyd Cadena, Alex Gonzaga, vlog pala tawag doon yung nag-upload. Ah, okay. So, feeling ko vlogger na rin ako. So, wala akong idol na vlogger kasi hindi ko alam na yung ginagawa ko pala is vlog pala. Hindi ko yung naisip na, oh, idol ko si ganito kasi malaki yung kita. Ah, idol ko si ganito kasi maganda ginagawa niya. So, kaya ako nag-vlog. Hindi. Kasi nag-vlog na ako. Nasa Japan kasi ako nag-upload ako ng video, kumakain ng pipino, naghahanap ng mga hapon, paano bumili ng Japanese churba. Ina-upload ko yung videos, hindi ko alam vlogger na pala ako that time. So wala akong inspirasyon na vlogger. Doon ko talaga sumikat din. Sa Japan ako sumikat talaga. Nauna nga akong sumikat na hindi ko alam na vlogger pala tawag. Oo, so yun. Sino yung nalang madalas mong pinanonood na vlogger? Wala din, hindi rin ako mahilig manood ng vlog. Ang napapanood ko lang, yung randomly lang napanood ko sa YouTube, ay sa kasi hindi ako mahilig manood ng YouTube eh. Nung nanood ako ng YouTube sa Japan, nalungkot ako, ang pinapanood ko lang lagi is mga drama-drama, yung mga movie na mga ano. Pero yung vlog talaga na, ah, get, ganang-ganyan, wala talaga. Nakikita ko lang sa Facebook yung mga video na nag-appear. So, hindi ko alam na vlog na pala yun, na ganito-ganyan. So, okay. So, wala akong ano talaga na vlogger na gusto kong mag-vlogger kasi napanood ko si ganito, oo. Ngayon alam, may nangalala ko, ang laki siguro ng kinikita na ganito. Ngayon, may kinik in mind, nag-i-inspire sa akin, idol ko, si Ivana. Kasi, Ivana. Hindi lang siya nagbablog. Kasi ba, si Lloyd kasi, given naman yun, alam naman talaga ng lahat yun. Tsaka parang pareho kami ng ginagawa. Si Ivana kasi, iba talaga yung epekto sa akin, Ivana. Feeling ko talaga, titira ko talaga siya. Charot lang. Iba talaga yung epekto sa akin, Ivana. Iba yata akin yung sa vlog niya. Oo, tsaka makikita ko talaga napaka-genuine yung tao, napaka-bait-bait niya. Parang, napakita yung English, man. Hindi siya nag-anong English niya, trying hard. Everything happens for, parang ganon. Basta, iba talaga si Ivana. So, Ivana, baka naman. Ivana, baka naman. Okay. Tao na gusto mong pasalamatan bukod sa pamilya. Ikaw. Why? Totoo. Ikaw tsaka si Francine. Kasi... Francine! Kumbaga, oh, totoo. Kumbaga, kasi mas lumakas yung loob ko because of the two of you. Masasabi mo ba na blessings in disguise ako that time? Oh, totoo. So, yung parang, ako hindi ko talaga alam na bigla kang appear kasi naghahanap lang kami ng gwapo noon. Tapos si Francine, nagre-reto-reto lang sa video, diba? Diba? Kasi hindi ko alam na, si picture lang yun. Sine, gusto mo ba siya, Brenda? Sino pa nga na Josh Perez? Ah, okay. Tapos biglang lumabas. Kasama ka namin sa live, diba? Kung makita niya yan, guys, nako. Sobra. Parang kasi may mga nagpo-follow sa akin dahil idol ka nila. May mga nanonood sa akin dahil idol ka nila. Kung mga kahit anong gawin ko, parang hindi na ako mapapareho sa meron sa akin. Kasi nga, nag-trend din naman talaga tayo dun sa vlog mo. Kaya gusto kong magpasalamat talaga sa'yo. You're welcome. At yun ang gusto kong, yun ang mas gusto kong mapakinggan. Hindi sa pagmamalaki ah, mas gusto ko yung ganun na parang natulungan ko yung tao, hindi sa iyabang ko kasi ako tumulong eh. Yung natulungan ko yung tao sa gusto niyang marating, kaysa dun sa isusumbat sa akin, ah, gahil naman kay Diyos, kaya si Brenda, si Mikat, yung ganun. Mas gusto ko marinig na, alam mo kaya nakilala yun siya, or ba kaya naging vlogger yun, dahil kay Brenda na, yun, mas gusto ko yung ganun. Kaya pag may mga sasabi, kaya ako naman sumikat dahil kay Brenda, totoo naman. Totoo naman talaga, at saka sumikat. Sumikat din naman yung video ko because of you din. Okay lang. So, wala namang mali doon. Kaya nga kami nag-collab eh. Kaya nga ako nakipag-collab sa kanya dahil baka matulungan niya ako umangat. So, nung umangat ako, kasi nasabi niyo, ganoon naman. Tsaka, halor, lahat ng vlogger hindi sisikat kung walang collab-collab. Ito, diba? Kaya nga nakikipag-collab yung mga vlogger din sa iba. Kasi alam nila mga katulong din sa iba. Meron ako mga nakulab na hindi sikat dati pero ngayon silang naumuna sa akin. Sikat na sikat sila pero ako ang una nila na collab. Pero ayaw ko nila magsalita pero kalain niyo yun. Nag-thank you sila sa'yo? Oo naman kami. Hindi ah, yung totoo. O, close kami. O, bibigyan ko kayo ng sample. Si Chad Kinis, ako ang pinaka-unang video ni Chad, ako yung collab niya. At yung videographer niya. Siya yung naging videographer. Ako ang nag-push sa kanya na ganito, ganyan. Oo, tapos biglang collab siya kay Lloyd Gadena. Collab siya ganito. Sikat na si Chad ngayon. O, proud ako na hindi ko sinasabing ako ang nagpasikat kay Nay Chad, pero ako ang unang nakakulab ni Nay Chad. So I'm very happy na talagang sikat na sikat. Negi! Si Negi. Negi ng
GGB sinegi ng ano, PNP. Sinegi ngayon mas mataas ang video sa akin, ang mga views sa akin. Pero oh, 'di ba? Pero ako din na ang isa sa mga nakulab niya. Hindi ako yung pinakauna, pero hindi ko alam kung ako yata pinakauna nagkulab sa kanya at pinaiyak ko pa sa that time. Oo. So proud ako na masabi ko na sumikat sila, pero isa ako sa naging party ng nila. Oo. Hindi ko sinasabi mag-thank you sila sa akin kasi yung followers nila, viewers nila, nila yon. So hindi ko alam yung viewers ko yun. Kasi ang tao naman, di porket yung viewers ko yung nanood sa'yo at nakilala ka nila because of me, isasabihin ko ng viewers ko yan kaya naging viewers. Oo. Hindi, kasi sila choice nila yon. Hindi ko sinabing, oh, manood kayo kay ganito kasi ako napanood nyo sa akin. Hindi. Basta, ano lang yun, choice nila yun. Tsaka kaya gusto ko rin mag-thank you sa'yo. Dahil sobrang bait ni Brenda. Alam mo, ganyan, parang nakikita nyo sa video ni Brenda na makulit siya, mabuhuya, kung ano-ano sinasabi. Pero sobrang bait niya. Like, katulad niyo yun. Nag-message ako, Brenda, baka pwede nga yan. Kasi nahanap ka ng viewers ko. Eh. Kaya niya, baka pwede mo ganyan. Sabi, sige, ikaw ba? Pagdating ko, natutulog pa siya. Pagdating niya, sobrang tsaka ko. Kasi kakagising ko lang ngayon. Binasa ko lang yung buhok ko, ginanon ko, tapos kabusangot pa ako. Okay ka lang, tumulog ako. Visit na so, yun. Ganun siya ka sobrang bait na talagang open siya makatulong sa mga tao. Pero may isang tanong na ako sa'yo. Meron bang time na may nakakulab ka, tapos nilabas ka? Ha? May nakakulab ka, tapos nagsisi ka, nagkulab ka? Ulo. Wala na. Parang after mo eh. Wala. Alam mo, lagi kong iniisip kasi. Never kong iniisip na ako, naisip ko na, salamat ako kasi ako yung naging winner. So, pero never kong naisip na ginamit lang ako or nagsisi dahil sa, so sana hindi ko nalang kinulab. Kasi ang lagi kong iniisip, ang laki ng kinita ko dahil sa kanya. Lahat ng kinulab ko, kaya nga, sa tuwing may kinukulab ako, lalo na pag ako nag-invite, ikaw kasi, ikaw nag-ano sa akin. Lahat ng pinapapunta ko dito para makulab ko, binibigyan ko ng pera, hindi nyo lang alam. May iba, pinapakita ko, I will give you 5,000, 3,000, pero yung iba, pag umalis sila, tapos wala sa kita video, binibigyan ko ng pera yan. Kasi alam ko na itong video na to, titrending man o hindi, pero kikita to. So, lagi kong binibigyan ng pera pag ako ang nag-aaya. Basta pag ako nag-aaya, magbibigay ako ng pera kahit pang gas, or pang pamasahe. Lagi ako nagbibigay. Paano yung magpa-birthday gift mo? O, hindi pumunta ka parang. Punta ako, sinarunig yun. Ha? Basta, pag ako nag-aya para i-vlog ko, magbibigay talaga ako ng pera. Hindi makalaki yan, minimum of 3,000 binibigyan ko. Pero pag friend lang, dito kami mga social climber, hindi. Pero basta pag meron kayang kasama, halimbawa, kanapunta ko dito, automatic yan. Mamaya siya, bibigyan ko ng automatic 1 kilong tapa. O, oh, diba? At least may tapa. 550 din yung tapa. Oh, no? Mordo nga kami. Oo, tsaka, hindi naman siya papasubo sa charat lang. So guys, wag nating, ang lagi kong sinasabi, wag na wag mong isusumbat sa tao yung mga binigay mo, tinulong mo. Whether hiningi man niya o binigay mo man ng kusa, wag na wag mong isusumbat kasi ang lagi mong isipin, nagbe-benefits ka rin dun sa binigay mo. Totoo. So, yun. Okay. Last seryosong tanong. Bagay na pinaka-kinakatakutan mo. Yung hindi ko, medyo malalim yung sagot ko dyan. Yung hindi ko ma-meet yung full potential. Mataas ba yung expectation mo sa sarili mo or gusto mong marating? Parang, let's say, for example, sinasabi kasi nila, yung potential mo sa ganyan, o ano, parang mataas. Parang, makakamit mo yung ganyan. Oh. Paano pag dumating yung time na sobrang tanda ka lang? Mm. Tapos hindi ko man lang nanggit mo. Parang yun siguro yung kinakatakutan ko. Paano pag hindi ako dumating sa point? Eh di wag kang mag-expect. Go with the flow ka lang. Yung bawa, gusto mo maging artista pero hanggang vlogger ka lang. Hindi, ayaan mo. Kasi alam mo, ang pinakamasakit sa lahat, nag-i-expect ka ng mga bagay. Tapos, pag na-fail ka, parang lagi mo sinasabi disappointment sa sarili mo yun. Shit, ano bang kulang? Bakit hindi ko naaabot? Ano man? Mas lalo ka kasing naglalagay ng pressure at burden sa sarili mo pag di mo naaabot yung bagay na ano mo eh. Sabi nga nila eh, malaya ang mangarap, free ang mangarap, mangarap ka hanggat kaya mo. Pero lagi mo nang isipin na dapat, posible ba? Para ako, nangarap ako na magkaroon ako ng eroplano. Isipin mo munang gawin na paano kakaroon ng airport. Kasi saan mo ilaland yung eroplano? Sa may papark. Oo, di ba? Parang basic lang yan, gusto ko magkaroon ng kotse, tangina, gusto ko magkaroon ng motor, may lisensya ka ba? Yung gano'n, unahin mo step by step, kasi may mga bagay na nakukuha mo pero pinagsisihan mo rin, di ba? Nakakuha ka ng kotse, nabangga ka, nagkaroon na huli ka, wala kang lisensya.
ang ina, sana hindi ko muna inuna yung kotse. So may ganun, sana inuna mo na yung mga bagay na kaya mo munang abutin bago ka dun sa pinakatok-tok na gusto mo. Kasi kinakatakutan mo, may gusto kang maabot pero yung... Paano pag di mo maabot? Paano pag di mo maabot, tumanda ka na lang. Eh baka kasi meron kang pinipilit abutin na dapat ito palang para sa iyo. Thank you, tama. Halimbawa, may gusto kang babae na ito talaga, ginawa mo na lahat. Hindi talaga siya para sa iyo eh. Anong magagawa mo? Eh meron sanang papunta sa iyo na doon ka sana magiging happy pero mas pinili mo mag-focus doon sa maling tao. 'Di ba? Tama 'yan. Ikaw. Ako, biggest fears ko, mawala 'tong social media sa akin. Kasi feeling ko umiikot yung buhay ko, mundo ko dito eh. Dito ako makita, nagpapakain sa pamilya ko, nagtumutulong sa kaibigan ko. Paano na lang yung mga taong gusto makipag-collab sa akin, ang taas ng ano ko, no? Paano na lang yung pwede kong matulungan? Yung mga business ko, yung mga lahat umiikot sa social media. Paano pag nawala to? Paano pag na-hack yung account ko? Paano pag nawala lahat? Hindi ko alam saan ako mag-start kasi hindi na ako sanay magtrabaho na may amo. Hindi na ako, ayoko na wala ng comedy bar para magtrabahoan, wala ng racket para pasukan. Ano na lang kaya yung papakain mo sa pamilya ko? Takot ako kasi titigil ang mundo ko pag walang social media. Kasi dito ako nakilala, dito ko gustong gumawa, dito ko gusto magpatawa ng tao. Dito lahat umiikot talaga. So yun ang takot ko. May mga kilala nga ako na, hindi ko alam kung kilala ko siya, na hack yung YouTube niya, na wala ang search and download. Yun na nga, ang hirap. Sana kung mawala man yung sa akin, sana andito pa yung social media para baka pwede pa ako mag-start. Hindi naman, feeling ko naman di basta-basta mawawala ang social media. Yun na nga. So, yun ang kinakatakutan. Okay, para mag-iisang oras na kasi tayo, sana pala nag-live na lang tayo. Okay, pastok tayo. Tuyo or basa? Basa. Ayaw mo ng tuyo, tapos magbasain na lang. Balot or penoy? Penoy. Ayaw mo kumain ng ano? Balot o bilat? Bilat. Pera o pag-ibig? Pera. Oh, kasi may pag-ibig naman na siya eh. So, pera na sa kanya. Paano pag wala kang jowa ngayon? Pera o pag-ibig? Pera. Sa bagay, ang pera kasi hinahanap eh. Ang pag-ibig kasi, darating kung sino siya. Kasi pag hinanap yung pag-ibig, baka mapunta ka pa din sa mali. Prutas. Pag ikaw naging prutas, ano ka? Sabing. Ako, unggoy ako. Pag ikaw naging hayop? Naging hayop, siguro aso. I like aso. Dog style. Charot lang. Doggy. Ulam. Pag ikaw naging ulam? Sinigang. Masin, shit. Unang tinitingnan mo sa isang babae? Mukha. Sexiest part of your body? Mukha. Ang gwapo ng mukha niya, promise, sa personal lang. Hindi lang siya telegenic siguro sa nakikita niyo, pero ang gwapo ni Diyos sa personal. Promise, ako na nagsasabi. Kaya na pa akong dinitigasan. Tulak o hila? Tinutulak ni hila. Urong sulong na. Lunok o luwa? Luwa. Hindi ako. Wala. Parang hindi ko alam. Gusto mong ipagawa? Lunok o luwa? Lunok. Ikaw, lunok o luwa? Depende sa... depende sa itsura. Mamaya ako. Size or performance? Performance, syempre. On or off? On. Ibabaw o ilalim? Kahit ano. Side by side. Lohod o tuwan? Chururut or chocolate? Chururut. Yes! Chururut daw siya. Why eating chocolate? Oo. Tsaka pag sa akin ka, chururutin mo ko. May lalabas na chocolate eh. Pamili ka ng flavor. Gulay o pipino, mais. Nililinis ba? May panglinis. Dapat naman talaga nililinis. May panglinis? Hose, yung malakas, yung bidet, mga ganon. Totoo? Oo, pero kami hindi, kasi tabo kami, paano namin anuin yun? Hindi kami naglilinis. Depende, hindi, kasi pag gumanon ka kasi, pag malayo naman kasi yung ano eh, feeling ko, andito yung laba, ano nang dumi natin. May tubo pa yan papunta sa puwet natin, dito yung butas. Hmm. So, unless pag duming-dumi ka kasi hindi mo kasi halimbawa may ano to, may dumi diyan sa tube mo. So pag pinasukan niyan, susundot niya talaga yung dumi.
Pero pag dumumi ka na, andito na lang yung mga ipaprocess pa lang na dumi. Yung nandito, wala nang laman kasi dumumi ka na eh. So huwag kang magpagamit kung hindi ka pa dumudumi. Kasi yung idudumi mo, andito na yun sa tube eh. So bakal mabas? Oh, hindi. Pag, hindi siya naglabas, doon nasusundot mo. Pag hugot, may flavor na. Naranasan mo na yun? Pag ano, pag lasing. Kasi hindi mo alam, nasusundot ka na ganun eh. Kasi pag normal kami, hindi pwede kasi hindi pa ako dumudumi or baka nag-digest. So ilalim ka? Ha? Ilalim. Ngayon may mga nababayaran na kasi sa ilalim eh. Hello? May mga lalaking binabayaran na. Nabawa, ikaw, babayaran kita ng 500 or 1,000. Ikaw na yung gagalaw. Ikaw yung magpapatira, lahat. Magkano yung pinakamahal na binayaran? Ako may binayaran akong model 5,000. Yun pa lang yung pinaka-worst na binayaran ko 5,000 pero... Worth it. 6'2 rin siya. Grabe, ang dax, ang gwapo, basketball player. Kambal sila. Pero isa lang na gamit. Ayun. So ayan guys, kilala natin si Just Perez. Sobrang haba ng ating kwento. Inabot ako ng 50 minutes so baka putulin ko to. So grabe, ang haba. Ang saya ng ano sobrang to. Saya, no? First time kong magkaroon ng vlog na ganito na akala ko kalokohan lang o walang kwenta or happy-happy lang, kalandian lang. Pero ang dami kong feeling ko, ang dami kong nabitayawan na mga inspirational quotes. So, parang feeling ko, iano ko to, yung parang ang dami kong makukuha dito na iba vlog. Oo, parang... Feeling ko ang talino ko ngayon or ang ganda ng mga sinasabi ko. Nasa kausap mo siguro. Hindi, first time ko kasi magtanong ng ganito. na oo, pangalawa ka palang is Erica kasi kahapon. Kahapon, so siya ang maraming magandang sinabi sa akin. Ay, mga, marami siyang sinagot dito ng mga nakaka-motivate ng tao. Ito naman ngayon, ikaw ang tinatanong ko pero nag-a-add ako. Kahapon kasi siya lang tanong ng tanong. Ako lang tanong-tanong sa kanya eh. So ngayon, nag-a-add din ako. Kasi feeling ko, yung mga sagot kasi niya, may question din sa kanya eh. So parang sumasagot din ako. So anyway guys, maraming salamat sa panonood. Grabe, nag-enjoy talaga ako. Nag-enjoy ka ngayon? Oo, sobra. Ang dami kong feeling ko, ang dami kong napulot na, ha? Ba't nasabi ko yun? Parang na-realize ko rin na, parang hindi naman ako ganun dati. Pero, ah, pwede pala mo yun. Diba? Oo, may napulot akong aral sa sarili ko. So sana meron din kayo napulot at sana nag-enjoy kayo with that twist. Maraming salamat. So sa lahat ng mga nanonood ngayon, please do subscribe Josh Perez sa kanang YouTube channel. At sa lahat ng mga aspiring vloggers dyan, keep on moving lang. Kung gusto nyo maging vloggers, mahalin nyo lang ang ginagawa ninyo. Basta wag nyo isipin na kailangan nyo gawin to kasi because of money. Gawin nyo to kasi mahal nyo. Eventually, mamahalin din kayo ng tao. At at the same time, kikita rin kayo kasi maraming magmamahal sa inyo. So this has been Brenda Mage. Thank you so much for watching. I'll see you in my next vlog. Thank you, Josh. Thank you.